Hello mga kayanggaw! Bago po pala kami magsimula, meron po akong big announcement. Available na po ang membership program sa ating channel. Kapag nag-avail po kayo nito at nag-comment kayo sa ating mga videos, makikita ang highlighted ang inyong comment at may nakalagay na solid kayanggaw. Kasama po nito ang mga specialized emojis na exclusively para sa ating mga members lang. At for only 99 pesos a month, mas lalo nyo pong matutulungan at masusuportahan ang ating channel. Pero yung mag-like, share, and subscribe po kayo sa ating mga channels ay sobrang laking tulong na po nun para sa amin. So please enjoy po ang ating video for today. Thank you po! Naranasan mo na bang manganak na alanganin sa lahat? Alanganin sa buwan at alanganin sa lugar. Nailuwal ko po kasi ang panganay kong anak sa mismong tabing dagat. Nakakapagtaka kung paano nangyari, di ba? Dahil lang naman kasi yon sa mga aswang na nakainkwentro namin noon. Magandang araw pala sa lahat ng nakikinig dyan. Ganon din po sa inyo, Miss Clor. Hindi ko na ihahayag pa kung saan ako nakatira. Respeto na rin sa aming lugar na ngayon ay tahimik na. At ang kwentong ibabahagi ko, magsisimula sa kung paano ako iwan ng unang asawa ko. At kung anong hirap ang dinanas ko pagkatapos noon. Ako po si Nerlyn, at ito ang aking kwento. Walang iha ka talaga, Lindon? Anong ginagawa niyo ni Freya? Anong ibig sabihin nun? Bakit kayo naghahalikan habang nagyayakapan? Namamalikmata lang ba ako? O baka totoong kabit mo talaga yung kaibigan ko? Sumagot ka nga, Lindon! Ano ba? Magsalita ka! Bigyan mo ng kalinawan yung isip ko! O sige! Sumigaw ka pa! Lakasan mo! Para rinig ka ng lahat! Para kakampi mo sila! Oh, huwag mo sabihin nahihiya ka ngayon. Ayaw mong marinig nila kasi alam mo kahusga-husga yung ganyang klaseng pag-uugali. Manluloko kang klase ng lalaki! Nakakadiri ka! Matapos mo akong buntisin, nangangaliwa ka kagad. Teka nga, saan ka pa may punto ng mga pinuputak-putak mo dyan? Tsaka usapang karapatan ba, Nerlyn? Wala ka nun, di ba? Wala kang karapatan sa akin dahil hindi tayo kasal. Anak mo yung pinagbubuntis ko. Yun ang karapatan kong magreklamo at saka magalit, Lindon. Ano, itataas mo yung rason mo para pilitin na tama? Bakit? Sigurado ka bang akin yan? Ano? Baka pinapaako mo lang din sa akin yan dahil iba yung tatay niyan. Sige nga, bigyan mo muna ako ng patunay na akin yan bago mo ako putakan. At tumingin ka rin sa salamin bago ka magreklamo dyan, ha? Sa itsura mong yan, may karapatan ka bang magalit? Hindi ka maganda, Nerlyn. Kaya wala kang lugar magreklamo sa mas maganda sa'yo. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko sa pisngi niya. Natameme ako sa sinabi niya, hindi dahil totoo kundi mahirap magrason sa kabaluktutan niya noong mga panahong yon. Nakatitig lamang ako sa mga mata niya, habang namumuo ang aking mga luha matapos ko siyang sampalin. Tumabingi lang ang ulo niya, pero tumaas ang sulok ng labi niya na parang iniinsulto ako. Hindi nga niya ako binalikan ng pananakit na sampal na yon, pero binalikan niya ako ng masakit na salita. Wala na kasi akong gana sa'yo, Nerlyn. Sa'yo na rin yung anak mo. O yan o, malandra na ang ugali ko sa harapan mo, ha? Magalit ka na hanggat gusto mo. Ilabas mo lahat. Pero ako, para sa akin tapos na tayo. Wala na din ako anak sa'yo, naiintindihan mo? Ayoko maging tatay niyang pinagbubuntis mo. Tsaka wala kang diskarte sa buhay, Nerlyn. Isa ka lang alagain. Nakakapagod magtrabaho araw-araw para sa'yo. Tumalikod siya noon. Hindi na talaga ako nakaimik. Pumasok siya sa kwarto at nagligpit ng gamit niya. Ilang sandali pa, lumabas na rin siya sa bahay at hindi ako kumilos para pigilan siya. Masyado na niya akong minaliit para gawin ko pa ang pagmamakaawa wag lang niyang iwan. At sino ka ba para habulin ko? Simula din sa araw na to, wala ka na ring anak. Panindigan mo yung sinabi mo. Kahit anong mangyari, hindi ako babalik sa'yo. Sino ka ba para balikan?
Huling iyak mo na to, Nerlyn. Pagkatapos nito, wala kang ng lalaking iiyakan. Lalong-lalo na siya. Magpipitong buwan na ang dinadala ko noon. Malaki na talaga ang tiyan ko para iwan niya at sabihing hindi sa kanya. Ang bahay noon, iniwan niya na walang-wala din. Naisip ko noon talaga, yun na yata ang karma ng mga magulang ko sa akin. Siyempre, ipinaglaban ko si Lindo noon sa kanila. Ayaw siya ng tatay ko, pero pinilit ko. At isa pa, nag-aaral ako noon sa kolehiyo. Sinira ko dahil pinili ko siya. Nasa huli nga talaga ang pagsisisi. Kaya ngayon, sa kabila ng kahirapan ko, nahihiya rin akong bumalik sa kanila. Ang tanging nagawa ko na lang talaga noon, umiyak, magsisi at magalit sa sarili. Nerlyn, nandiyan ka ba? Opo, Lo. Nandito po ako. Meron akong ditong sinabawang bangus. Maganda ito para sa anak mo. May kanin ka ba dyan? Hala naman si Lolo. Nag-abala ka pa po. May ulam naman po ako dito eh. Pero salamat po ha, kasi sabaw. Ano ka ba naman, Iya? Ayos lang. At saka, hindi ko naman mauubos ito. Oo nga pala. Kamusta ka rito? Isang linggo ka nang nag-iisa dyan sa bahay nyo. Wala ka bang balak umuwi sa mga magulang mo? Hindi ko po kasi alam kung tatanggapin pa nila ako. Masama po kasi ang loob sa akin ng papa ko. Tsaka po, wala din po kasi akong pera. Kahit cellphone nga po, para matawagan sila, wala ako eh. Binenta po kasi namin noon nung sobrang nangangailangan kami. Iha, tao ka lang din naman. Nagkakamali ka. Ang mga magulang mo, tao lang din. Sino nga ba naman sila para hindi magpatawad, diba? At saka anak ka nila. Walang magulang na kayang tiisin ang anak na naghihirap ng ganyan. Sikapin mo makabalik sa kanila hanggat hindi mo pa kabuanan. Mahihirapan ka mag-isa dito kapag bagong panganak ka. Kailangan mo maalagaan. Opo, Lo. Gagawa po ako ng paraan para makausap sila. Hayaan mo. Darating ang apo ko sa piyesta. Sigurado ako may cellphone yun. Pwede tayong makahiram. Naku, nakakahiya naman po. Pero sige po, Lo. Maraming salamat na po agad, ha. Sa katabi ng bahay ko ay bahay po yon ni Lolo Bilo. Kasunod naman noon ay tindahan. Mabuti na lang talaga noon. Nandyan siya para damayan ako nung mga araw na durug ako. Sobrang bait ng matandang yon. Minsan nga, kapag humihilab ang tiyan ko, siya ang nagpapakalma nito. Albularyo siya, kaya medyo may kaalaman siya ng konti sa kakayahan ng komadrona. Pero bukod sa pagiging albularyo, nagmamay-ari din ng mga pampasaherong bangka. Dumating ang araw ng bisperas ng fiesta. Maraming dayo ang dumating sa lugar namin. Mga kamag-anak ang mga ito ng mga iilan na taga roon. Kasalukuyan naman akong nasa tindahan nang makarinig naman ako ng ingay ni Lolo Bilo. Uy! Buyong! Nandito ka na, apo ko! Oo nga, Lo. Kamusta ka na po? Abay, parang bumababa ata tayo ah. Abay, syempre. Ako'y tumatanda na. Yumuyo ko na. Ikaw ba? Kamusta? Maayos ka na ba? Mabuti naman at sa wakas nakauwi ka na rin. Medyo maayos na rin, Bokolo. Kahit papaano, nasasanay na rin. Syempre, nangyari na eh. Ano pa bang magagawa natin? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo gagante, di ba? Kumunot ang noo ko sa narinig. Sabay lingon sa dalawang nag-uusap. Isang lalaking tila hindi naman nagkakalayo sa edad ko ang kausap ni Lolo Bilo. Palagay ko nun, yun ang apo niyang sinasabi niya. Medyo may kalakihan ang pangangatawan nito. Tama lang din sa tangkad. May suot itong malaking bag na tinapik naman ni Lolo Bilo.
Ibig sabihin, pumasok na sila sa bahay nila. Pagbilhan niyo nga ako. Meron ba kayong ano dyan? Yung tubig na nasa bote. Para sana dito sa apo ko. Napatingin naman ako sa isang ale na may kasamang bata. Mga nasa 10 taong gulang yata yon. At parang hirap na sa tindi ng sikat ng araw. Ay nako, pasensya na. Nauna ka pala yata. Hindi kita agad napansin. Nako, ayos lang po. Kayo na po ang mauna. Uutang lang naman po ako eh. Abay, ganun ba? Asya, sige. Pasensya na ha. Uhaw na kasi ito nga po ko eh. Lumapit naman noon ang tindera na si Aling Doray sa tindahan. At una niyang inintindi ang maglola. Pagkaalis ng mga ito, agad ko siyang kinausap. Aling Doray, pwede po bang pautang muna ng sardinas? Diyos ko naman, Nerlin! Piyestang-piyesta, nangungutang ka! Ano ba yung haba na kaya ng listahan mo dito? Babayaran ko naman po kapag nakabenta po ako ng isda sa susunod na araw. Fiesta po kasi kaya wala po akong nabili na maliliit na isda. Siyempre po mas pipiliin nila yung mga alimasag o di kaya yung mga malalaking isda. Magbabayad ka nga pero kalahati lang din muna. Ganun na lang palagi. Alam ko namang nangangailangan ka pero negosyo ko kasi ito. Abay kung tutuusin hindi kita obligasyon. Kasi yung mga nangyari sa'yo, hindi ko naman desisyon yan eh. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, Nerlin. Tama ba namang patitindahan ko maaapektuhan? Pasensya na po kayo, Aling Doray. Sige po, wag na lang po pala. Ay nako, nakakakonsensya ka naman kung hindi kita bibigyan. Nako, hindi po. Ayos lang po talaga. Pasensya na po ha. Pero sa susunod na araw po, promise magbabayad po ako. Mawalang galang na ho. Magkano po ba yan? Ha? Napanganga ako at halos malunod sa kahihiyan nang sumulpot ang lalaking sinalubong kanina ni Lolo Bilo. Dumudukot pa ito ng pera sa wallet. Napasunod ang paningin ko sa kanya na lumapit sa tindahan at hinarap ang tindera. Anong magkano? Ano bang binibili mo? Teka nga! Nerlin, kunin mo na to. Idadagdag ko to sa listahan, ha? Magkano ba yung utang niya? Ako na po magbabayad. Ano? Babayaran mo? Bakit mo naman babayaran? Huwag na, kasi utang ko yan eh. Abay, oo nga naman. Bakit ka naman magbabayad ng utang ng iba? Sobra yung pera ko para sa akin eh. Kaya ibibigay ko na lang sa nangangailangan. May ulam naman kami dun sa bahay. Tinola manok. Meron din naman kaming kanin. At syempre may tubig na rin. Pero itong pera sa wallet ko, sobra. Kaya ibibigay ko na lang sa alam kong gutom. Bawal bang tumulong, manang? Napatalikod ako noon. Gusto kong umiyak. Naghalo kasi ang hiya at lungkot sa katawan ko. Hindi ko naman kilala ang lalaki. Pero nagboboluntaryo na bayaran ang utang ko. Kahit sino, sobrang mahihiya rito. Pero ano bang magagawa ko? Ultimo piso, walang laman ang bulsa ko. Kahit nagsusumikap akong kumita ng pera para sa sarili ko noon, kulang pa rin. Abay, napakabuti mo namang tao. Teka, bibilangin ko na yung utang niya. Sige manang, tsaka sa susunod, magdahan-dahan ka po sa mga sinasabi mo lalo na pagbuntis ha. Bawal sa sama ng loob ang babaeng may dinadala. Maapektuhan ng bata sa loob ng tiyan niya. Mamaya may mangyaring masama dito di cargo di konsensya mo pa. Hanggat maaari tayo mga hindi buntis ang umiinindi sa kanila. Sige nga po, magkano nga po ulit? 3.35 ito iho. Naku, pasensya ka na ha. Alam mo naman, negosyo lang. Ito po. At oo na po, negosyo lang. Hindi na ako magsasalita. Pabili na nga lang ako ng sigarilyo pagkatapos. Bumalik ako sa bahay noon. Hindi ako nakakuha ng kahit ano.
Pero oo, bayad na ang utang ko. Sa sobrang hiya ko, hindi ko na alam kung paano kausapin ang lalaki. Parang ayaw ko na talagang lumabas noon. Ayoko siyang makita ulit. Pero maya-maya naman noon, nakita kong naglalakad si Lolo Bilo sa labas ng bahay papunta sa pintuan ko. May maliit na bintana kasi ang bahay ko, kaya makikita ko ang mga tao sa labas. Nerlin! Iya! Oh, itong tinolang manok oh! Salamat po, Lo, pero kumain na po ako eh. Alam kong nagsisinungaling ka. Tsaka alam kong hindi pa. Sinabi kasi sa akin ni Buyong. At saka kung nahiya ka man sa ginawa niya, intindihin mo na lang. May malalim na rason yon kung bakit niyang ginawa yon. Basta kapag may buntis siya nakikita at nahihirapan, durog talaga ang puso nun. Kaya sige na, buksan mo na ang pinto at kunin mo na tong ulam. Binuksan ko nga ang pintuan noon pero diretso iyak ako sa harapan niya. Ang sabi ko po, Lolo, hindi na ako iiyak eh. Kakainis naman. Pasensya na po. Sobrang nahihiya po kasi ako eh. Hindi ko alam kung saan ako magtatago. Pero nakikita mo naman, Lo, di ba? Nagsisikap naman ako eh. Naiintindihan kong nahihiya ka sa apo ko. Pinagsabihan ko rin naman yon. Kahit alam kong pagtulong yung ginawa niya. Pero syempre ang pagtulong eh, kailangan din ilugar dahil mahiya din ang tao. O eto na, kunin mo na. Kumain ka na. Papayaan nilagay ko dyan para mas masagana ang gatas na anak mo paglabas niya. Pagkaalis ni Lolo Bilo noon, nilapag ko sa lamesa ang mangkok at tinitigan ito. Maya-maya ay iniyakan ko din. Pero sa sobrang gutom ko, kumuha lang ako ng kanin saka umiiyak habang kumakain. At kinabukasan, parang bahay ko lang noon ang hindi masaya at walang handa. Sa bahay ni Lolo Bilo noon, may mga bisita ring dumating para makikain. Pero mga bandang alauna ng tanghali, nagulat ako nang may nagtawag sa labas ng bahay. Kuya! Kuya Lindon! Nandiyan ka ba? Kumunot ang noo ko dahil ang nagtatawag na binata noon. Kapatid ni Lindon na akala ko nasa Maynila pa. Pero dumating din pala. Tumayo ako noon at pinagbuksan ito ng pinto. Oh, ate! Nasaan po si kuya? Andun, sa bago niya. Doon mo na lang siya puntahan. Mahigit isang linggo na siyang wala dito. Ano? Bago niya? Teka, ano ba nangyari? Ibig sabihin, mag-isa ka dito? Kahit pasukin mo tong bahay, Rolly, wala dito ang kuya mo kahit yung mga gamit niya, wala na rin dito. Lumipat na nga dun sa bago niya. Pumunta ka na lang dun sa bahay ni Freya. Napakamot na lang siya ng ulo. May kasama pa siyang babae noon at nagkatinginan pa ang mga ito. Paano niya nagawang maghanap ng bago habang buntis ka, ate? Ay naku, siya lang ang makakasagot niyan. Sige na, Rolly. Nagpapahinga ako dito. Eh, may pagkain ka ba dyan? Alam kong mahihirapan ka magtrabaho kasi buntis ka. Sino pong nag-aalaga sa iyo dyan? Eh, eto ate oh, kunin mo. Hindi na, Rolly. Wag na. Sinabi ko na sa sarili ko na wala ng anak ang kuya mo simula nung sabihin niya na hindi kanya to. Hindi ako tatanggap ng tulong mula sa inyo, kaya itago mo na lang yan. Pero... Sinara ko ang pintuan at sinandalan ito. Isa na namang pagsuway sa sarili kong batas ang sinuway ko. Ang huwag umiyak. Kasi sa pagkakataong yon, talagang umiyak ako ulit. Siguro matutupad ko lang yon kung talagang wala na ang sakit. Natapos ang araw ng fiesta, napuno ako ng lungkot. Ni hindi ko nga alam kung anong espesyal na mga kaganapan sa karagatan noon. Ang bumibisita lang sa akin noon, si Tatay Bilo, at tulong lang din niya ang tinatanggap ko. Ako naman noon, dahil tapos na ang fiesta ay nagsimula naman ako sa hanap buhay ko.
Pumunta ako sa tabing dagat kung saan may mga nag-ahon ng mga isda. May isang bangka kasi roon na binibigyan ako ng ititinda ko. Saka ko naman yun ilalako. Tubo sa akin, puhunan sa kanila. Hoy, Nerlyn! Walang iya ka! Naghanap ka pa talaga ng kakampi sa pamilya ko! Anong pinagsasasabi mo dyan, Lindon? Nakita mo itong pasasamukha ko? Gagagawan to ni Rolly! Ano sinabi mo sa kanya? Na may iba kang babae. Totoo naman, di ba? Habat, alika nga dito! Nabitawan ko ang mga isdang ilalako ko sana. Dahil hinila niya ako at doon naman ako napaigik. Hinawakan ko ang tiyan ko para hindi maalog sa mabilis na paghakbang. Ano ba, Lindon? Bitawan mo nga ako! Kung sinaktan ka ni Rolly, desisyon niya yon, hindi akin! At saka isa pa, bagay lang yan sa'yo! Sa galit niya ay sinakal niya ako kahit nakikita ito ng ibang tao. Sino ka ba para pagsabihin ako ng ganyan, ha? Hoy, Nerlyn! Babae ka lang na kinasama ko! At nabuntis! Hindi kita asawa para sabihin mo kabit si Preya! Kung meron man ako papakasalan, hindi ikaw yon kundi siya! Eh di magpakasal kayo! Wala akong pakialam! Bitawan mo nga ako! Habang nag-aaway kami ni Lindon, nakita ko naman ang apo ni Lolo Bilo na lumapit sa amin. Hindi siya nakita ni Lindon dahil nakatalikod siya dito. Aminado ako habang nakatingin ako sa lalaking yon. Lihim akong humihingi ng saklolo hanggang sa kinalabit nga niya sa balikat si Lindon. Paglingon ni Lindon sa kanya, mabilis niya itong binagsakan ng suntok sa mukha. Nabitawan ako ni Lindon at nawalan pa ito ng balanse. Tarantado ka! Pagkatapos mong buntisin at lokohin, sasaktan mo pa! At sino ka naman, ha? Ang kapal ng mukha mo man nuntok, ha? Away namin mag-asawa to! Sino ko ba para sumali? Wala akong pakialam kung anong relasyon yung dalawa. Basta't hanggang alam ko mali ang saktan ng buntis, sasaktan ko ang nananakit ng buntis! Aba, mayabang ka, ha? Tignan natin kung saka pupulutin matapos kita saktan! Sigaw ako ng sigaw noon nang magpalitan ng suntok ang dalawa. Nakakailag ang lalaki at si Lindon ang napuno ng tama. Nagugulat pa noon si Lindon sa galaw ng lalaki na parabang bihasa itong lumaban. Kahit ako noon, nanlalaki ang mga mata habang pinapanood sila. Binitawan lang niya noon si Lindon ang bugbog na at saka tumalikod. Hindi niya rin ako kinausap. Buisit! Sino ba yung animal na yan? Lalaki mo yun, no? Yun yung tatay ng pinagbubuntis mo? Sinasabi ko na nga bang hindi akin yan! Alam mo, Lindon, minsan hindi ko na maiwasang magduda kung nakabata ka ba o ano eh. Ilang gramo ng droga ba yung sininghot mo? Bakit ba ganyan ka mag-isip? Hoy, Nerlyn! Iiwan mo ako dito! Bakit? Sino ka ba para tulungan ko? Agad kong nilapitan ang mga paninda kong nawasak at inayos ko yon saka nagpatuloy sa paglalako. Pagkatapos kong maglako, umuwi ako agad. Dumaan ako sa tindahan ni Aling Doray para bumili ng pagkain at doon nakita ko sa harapan ng bahay niya ang lalaking naninigarilyo habang nagsusugal. Oh, Nerlyn, ano? Uutang ka ba ulit? Hindi po. Bibili po ako. May kita po kasi ako ngayon eh. Ano ka ba naman? Pwede ka namang umutang. Tama naman kasi yung si Boyong. Napakabuting tao pala yan. Abay, nakita ko pa nga kanina. Pinagtanggol ka niya sa walang yamong asawa. Ay, buti nga dun kay Lindon. Boyong? Boyong ho ang pangalan niya? Oh, huwag mong sabihin hindi mo pakilala yan. Ilang beses ka na niyang sinalba, hindi pa rin kayo magkakilala. Eh, hindi po eh. Hindi naman po kami nag-uusap. At saka, hindi po muna ako uutang, bibili lang po ako. Isang sardinas lang po. Abay, sardinas na naman. Hindi maganda sa kalusugan ng anak mo yan. Eh sandali, huwag ka nang bumili ng ulam. Meron akong nilagang baka dito.
Ito talaga ang dapat sa'yo kasi may sabaw. Naku, hindi na po. Wag na po. Yung sardinas po kasi lalagyan ko ng papaya tsaka dahon ng kamote. Okay naman po yun, di ba? Eh, kung sa bagay. Eh, pero teka lang sandali, Nerlyn. Mag-isa ka lang dyan sa bahay mo. Eh ano? Wala bang nagpaparamdam dyan? Nagpaparamdam po? Aba, hindi mo ba naririnig ang mga alulong ng mga aso kagabi? Alulong po ng mga aso? Wala naman po. Meron po ba? Eh baka tulog na tulog ka. Pero oo, may mga umaalulong na aso. Lumabas nga ako pero nasa labas din pala yung si Boyong. Nakatayo sa pagitan ng bahay niyo't naninigarilyo. Baka siguro dahil sa kanya kaya hindi ka nagambala. Eh, teka nga lang po. Ano po ba siya? At yung mga alulong po ng aso? Ibig sabihin po ba nun may aswang? Maraming dayo dito ngayon, Nerlyn. Sa lugar natin, walang aswang. Pero may mga dayo, abay hindi natin alam yun. At saka ito nga si Buyong, apo ng albularyo at anak ng manunugis ng aswang. Mas makakaramdam siya kaysa sa atin. Kaya nga naisip kong baka nga may aswang. Kasi nga may naririnig akong mga nakakahindik na ingay. Tapos nasa labas pa siya. Diyos ko naman po, Aling Doray. Huwag ka naman pong manakot. Mag-isa lang ako sa bahay eh. Magbaliktad ka ng wari sa pintuan mo. Tapos maglagay ka ng bawang at asin sa mga bintana. Eh ganun lang. Huwag kang mag-alala. Kasi eksperto naman sa mga aswang ang katabing bahay mo. Sigurado akong hindi ka pababayaan ng mga yan. Sinasabi ko lang to para maging handa ka. Abay buntis ka kasi. Parang hindi naman ako mapakali sa balitang yon. Kinilabutan ako lalo na nang sumapit ang gabi. Halos hindi na ako makatulog, lalo na't narinig ko na ang mga sinasabi ni Aling Doray na alulong ng mga aso. Sa loob ng bahay noon, kumikilos ako. Binaliktad ko ang walis at naglagay ng asin at bawang sa mga bintana. Pero pagtingin ko sa labas sa may kusina ako, nakita ako ng apo ni Lolo Bilo. Napalunok ako noon kasi seryoso siyang nagbabantay. Nagdadalawang isip akong kausapin siya noon. Sasabihin ko sana sa loob na lang siya ng bahay magbantay para hindi siya lamukin sa labas. Pero pinangungunahan naman ako ng kaduwagan. Hanggang sa nagdesisyon na lang akong bumalik sa kwarto at nahiga. Nakatulog lang ako saglit nang maramdaman ko ang tila buhok sa paa ko. Sa sobrang antok ko, hindi ko magawang pansinin yon kahit gusto ko. Pero maya-maya lang, biglang may umangil. Tunog babae at parang may naglalaban. Ikaw ba? Ikaw yung pumatay sa asawa ko? Hayop ka! Halika dito! Harapin mo ko! Huwag yung buntis dahil nananahimik yan dyan! Napamulagat ako at bumangon. Napasigaw pa ako noon dahil kumalabog ang bandang likuran ng bahay ko. Nakarinig ako ng tunog hagupit ng latigo. Boses ng lalaki na parang nagpapakawala ng lakas at angil ng mabangis na hayop. Pero boses babae base sa kaliitan nito. Sino yan? Huwag kang lumabas! Diyan ka lang! Maya-maya may kumaripas ng takbo. Tila sumunod ang lalaki noon. At ako naman, hinila na lang ang kumot at itinakip sa katawan ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari pagkatapos noon. Basta narinig ko na lang agad ang boses ni Lolo Bilo sa labas at tinawag ako. Narinig niya siguro ang pagtawag ko at pagsigaw rin. Nerlyn? Nerlyn, naayos ka lang ba dyan? Ano ho yun, Lo? Narinig kong may nag-aaway sa likod ng bahay ko. Lumabas ka muna dyan sa bahay mo. Halika na! Doon ka muna sa amin! Hindi ka ligtas dyan! Sumama ako noon sa kanya papasok sa loob ng bahay. Pakiramdam ko noon sa sobrang takot. Parang bibigay ang dinadala ko. Naghihilab ito at sumasakit ng konti.
Ikalma mo muna sarili mo, Nerlin. Hinga lang na malalim. Mamaya kung ano pa mangyari sa anak mo dahil sa takot. O ito, ito muna inumin mo. Salamat, Lo. Pero sino po yung kalaban ng aswang? Apo niyo po ba? Tsaka sino po yung aswang? Dinayo tayo ng mga aswang. May bata akong niligtas kanina dahil kinukuha ng kubot. Pag alis ang kubot at hindi niya makuha ang bata, nagpunta dito. Kaya ikaw na buntis yung binuntahan niya. Alam na namin ang susunod na hakbang na aswang na yon. Dahil ang babaeng yon, nakita na namin nakatingin sa'yo habang naglalako na isda. Kaya pinaiwan ko dito si Buyang para bantayan ka. Sila na magtutuos ng aswang na yon ngayon. Kaya niya po bang labanan yung aswang? Ang kapatid ko, isang manunugis ng aswang dito noon. Namana ito ng anak ko. Kaya ngayon, si Buyong na apo ko ang nakakainkwentro nila. Kaya oo, kayang-kaya ni Buyong na lumaban sa aswang kahit mag-isa lang siya. Lalo na't malaki ang galit niya sa mga ito. Sige na, ubusin mo na yung herbal na katas ng halamang gamot na ginawa ko. Pampakalma yan, epekto ng takot sa tiyan mo. Para kumalma din naman yung anak mo. Inubos ko ang inumin na binigay niya. Mainit-init pa yon. At ang lasa nun, lasang herbal na nakapagpakalma nga ng takot sa katawan ko. Eh, Lolo, nagtataka lang po ako. Bakit parang pinoprotektahan ako ng apo mo? Utos niyo po ba yon? Dahil buntis ka. Kapag buntis na nahihirapan, mahina ang loob niya. Mas lalo siya nagiging mabangis. Bakit po sa buntis? Eh, tungkol naman sa bagay na yan. Ayoko siyang pangunahan sa pagkwento. Mas maigi sa kanya mo mismo ito marinig. Basta, yun lang ang nakikita ko. Gagawin niya ang lahat. Huwag ka lang masaktan ng kahit na sino. Mapatao man o aswang! Hindi nagtagal naman noon ay may kumatok sa pintuan. At si Lolo Biluna ang nagbukas noon. Pumasok ang apo niyang may mga dugo sa suot nitong damit. Pumagpag pa ito at nagkandahulog ang iilang hibla ng buhok nitong nakakapit sa katawan. Ano? Nadali mo ba? Bagong sibol, Louie. Kaya oo, dalaga. Hindi nagbago yung anyong tao niya, kaya sigurado ako na hindi siya yun. Ay nako, mahanap po rin yun. Pero may sugat ka ba dyan? Maliit lang, Hulo. Ito po, nasa likod ko banda sa balikat. Umupo ka muna. Gagamutin natin yan. Dinala ko na dito si Nerlin. Masyado siyang delikado doon sa bahay niya. Tumama lang ang mga mata namin ng lalaking yon. Tumayo rin ako noon para sana umalalay din. Pero pansin ko, parang hindi naman talaga siya nasaktan. Ang sugat nga niya hindi niya alintana. Umupo lang siya sa sofa noon matapos niyang maghubad ng damit. Napansin ko sa katawan niya ang iilan sa mga kalmot na naroon. Pero agaw pansin sa akin ang kwintas niya. Parang agimat base sa hugis at material na ginamit. Si Lolo Bilulang din ang gumamot sa kanya noon. At noong gabing yon, kahit nagkita na kami sa loob ng bahay mismo, hindi pa rin kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Parang ang hirap niyang batiin. Nakakaduwag ang presensya niya para sa akin. Kulang siya sa emosyon, yung tipong masasabi kong meron siyang masalimuot na nakaraan. Magandang umaga po, Lolo Bilo. Magandang umaga din, Iha. O ano, kamusta yung tulog mo? Nakatulog naman po kahit papano. Nasan po yung apo nyo? Parang ang aga naman po ah. Yung isang bangka ko kasi, siya raw yung gagamit, pampasahero. Tsaka medyo mangingisda na rin ng kaunti. Mas maigi na rin yon para meron siyang trabaho dito. Ayaw naman niya magtrabaho sa ibang amo kasi hindi niya mahawakan yung oras niya. Hindi naman talaga hanap buhay ang punta niya dito. Kung ganun, ano po? Para makalimot. At para na rin makasama ako.
Abay, ako yung lola niya, siyempre. Wala naman na yung magulang niya eh. Ako na lang din naman yung natira sa kanya, kaya dito siya. Ah, ganun po ba? Na-curious lang po yung apo mo, lo. Pero siyempre, ayoko pong magtanong tungkol sa kanya. Baka sabihin niya nangingialam ako ng buhay niya eh. Eh, yung buhay ko nga, hindi siya nagtatanong. Eh, nagtatanong din naman. Nung makita ka nga niya, nagtanong agad yun. Ang daming bakit at sinagot ko naman lahat para maprotektahan ka niya. Alam ko naman kasing gagawin niya yun eh. Napangiwi ako noon. Buhay ng apo niya hindi niya masabi sa akin. Pero buhay ko, basta na lang niya sinabi sa lalaking yon. Pero inintindi ko na lang. Umuwi na lang ako noon at sinimula na rin ang araw ko. Bumalik ako noon sa tabing dagat, pero may mga taong nagkumpulan hanggang sa dulo. Pero bago ako pumunta doon, nakita ko pa muna ang apo ni Lolo Bilo na nakaupo sa bangka nitong pampasahero. Binaliwala ko lang yon at pinuntahan ang tinitingnan ng mga tao. Pagdating ko roon, nakita ko ang bangkay ng babae. Kalahating katawan nito sunog sa bandang ulo. At sa pang-ibaba naman ay hindi. At halata sa pangangatawan nito na isa nga itong dalaga. Iha, anong ginagawa mo dito? Tumingin lang po. Kilala niyo po ba yung babae? Nako, hindi. Bago lang kasi ako dito. Kaya konti pa lang ang kilala ko. Eh oo nga pala. Paalala lang ha. Huwag kang manood ng mga ganyan dahil buntis ka. Alam mo ba ang pamahiin na kapag tinitigan mo ang pangit na anyo, magiging kamukha ito ng anak mo. Ano po? Posibilidad lang naman yon. Hindi ko naman sinabing mangyayari talaga. Eh basta't mag-ingat ka lang. Ah, kung ganun po, aalis na lang po ako. Salamat po sa impormasyon ha. Hindi ko po kasi talaga alam yun eh. Dali-dali akong umalis noon. Hindi dahil takot ako sa sinabi niya, kundi takot ako nang malamang isa siyang dayo. Sa bilis ng lakad ko, hindi ko na namalayang makakasalubong ko pala ang apo ni Lolo Bilo. At napansin ko lang siya nang hawakan niya ako sa braso. Napasigaw pa ako sa gulat noon at kumirot ang tiyan ko. Aray! Oh, hindi mo ba ako nakita lumapit? Eh, obvious ba? Nagulat nga ako, diba? Halika nga dito. Hinila niya ako papunta sa daungan. May tolda kasi roon na pagsisilungan. Hawak-hawak ko lang ang tiyan ko habang naglalakad at maingat naman siya sa pag-akay sa akin. Pagdating namin roon, hindi ko akalain na makita ko roon si Lindon kasama ang babaeng niyang kaibigan ko noon. Nakita din nila akong kasama ang apo ni Lolo Bilo at nasaksihan pa nila ang pagbigay nito sa akin ng upuan at pag-alalay para makaupo. Kitang-kita ko noon sa mukha ni Freya ang pagkunot ng noo niya at bumulong pa siya kay Lindon. Panigurado ako nagtatanong yon. Anong sabi sa'yo nung matandang yon? Ah, wag ko raw titigan yung patay. Baka daw kasi maging kamukha ng anak ko eh. Tapos sabi niya, dayo daw siya dito. Eh, bakit mo pala ako hinila? Para hindi ka mabate. Eh, o nga pala, kumain ka na? Oo, kanina. Habang sumasagot ako, napalingon naman siya sa babaeng naglalako ng prutas. Ako naman, natakam bigla. Gusto ko mang pigilan ang sarili kong tumingin. Napatingin pa rin talaga ako. Sakto namang narinig kong nagreklamo si Freya tungkol din sa prutas na yon. Pero ang sabi ni Lindon, wala silang pera. Pero si Buyong, bumili ng isang supot. Binigay niya yun sa akin. Tinanggap ko naman. Siyempre, takam na ako. Ayoko nang hindian yon. Kitang-kita ko rin noon ang inggit sa mga mata ni Freya. Para pa siyang naluluha. Ano ba yun? Buntis ba yun? Bakit parang naiiyak pa? Hindi naman niya ugali yun ah.
Pingin nga ako na isa. Diretso dukot sa plastic dinoon ang ginawa ni Buyong. Kumuha siya ng isa at hindi ko inasahan na lalapit siya kay Freya at binigyan din ito. Dahil din doon tumayo si Lindon at binara si Buyong. Nang-aasar ka ba? Inaasar ka ba? Nang, sino ka ba ha? Bakit ka ba nangingilam? Alam mo nang buntis ang asawa ko. Ano ka aswang? Napansin ko na parang naiiyak siya dahil hindi mo maibigay ang simpleng bagay na hinihingi niya. Ganyan yung naglilihi. Baka hindi mo pa alam. At mahirap yun sa pakiramdam nila kapag hindi nila nakakain yung gusto nilang kainin. Tsaka, anong klaseng lalaki ka ba ha? Manyak ka lang ba? Mukhang wala ka namang alam eh. Lumipad na naman ang kamao ni Lindon papunta sa mukha ni Buyong. Pero parang bola ng baseball bat lang itong nasalo ng isa. Ano? Gusto mo masaktan ulit? Bakit hindi ka nalang magpasalamat dahil sinalo ko yung kaunting obligasyon mo sa babae? Masyado ka mayabang ayop ka! Sino ka ba sa akala mo? Mayabang ako, oo. Dahil meron ako'y pagmamayabang sa'yo. Eh ikaw ba? May pagmamayabang ka ba sa akin? Hindi nakasagot si Lindon. Nagtiimbagang lang siya. Pagtingin niya sa mga tao sa paligid, para siguro maghanap ng kakampi. Napansin din niyang naka-ismid ang mga ito sa kanya at napailing pa. Para bang halos lahat kampi kay Buyong. Ako naman, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga mapigilang mapangiti. Ramdam ko ang tuwa na napahiya siya ng ganon. At least, sa ganoong paraan talaga nakakaganti ako. Buti nga sa yung Lindon ka. Nerlin, umuwi ka na. Huwag ka na maglako. Maraming halangang mga bituka na nakatingin sa'yo habang naglalakad ka. Kailangan mo mag-ingat muna. Pero paano naman yung pangkabuhayan ko? Kapag hindi ako maglalako ngayon, wala akong kakainin bukas. Ako nang bahala dyan. Eh, pero teka. Hindi naman pwedeng aasa na lang ako sa inyo. Hindi nyo naman ako kamag-anak eh. Makinig ka na lang sa akin. Naiintindihan ko naman yung punto mo, pero... O ano? Gusto mo bang matulad ka sa asawa ko? Ano? Kinuha ng aswang yung anak namin sa sinapupunan niya. At sa mismong harapan ko, kinain niya yung anak ko. Nawalan ako ng mag-ina dahil sa mga aswang na yun. At ayoko na makakita ulit ng may madat na lang ng buntis na tinanggalan ng anak sa sinapupunan. Kaya makinig ka, dahil ayoko nang pumalya pa. Napalunok na lang ako sa sinabi niya. May diin yun, hinanakit at may bahid ng pagsisisi. Kita ko rin sa mga mata niya ang mga luhang namumuuroon. Pero bago pa yun tumulo, umiwas na siya ng tingin at kinontrol ito. Tara na, hatid na kita. Hindi na ako nagprotesta pa noon. Hinatid na lang niya ako sa bahay at iniwan roon na nanlulumo. Habang naglalakad siya palayo, hindi ko mapigilang maawa. Kaya pala sobrang ingat na ingat siya sa akin dahil nawalan pala siya ng mag-ina. O ano, ngayon alam mo na. Malino na ba sa iyo yung rason niya kung bakit maingat siya sa mga buntis? Napakabuti po niyang asawa at anak. Ang swerte sana ng asawa niya dahil mahal na mahal niya. Tapos maalaga pa. Pero hindi yan yung sinasabi niya sa sarili niya, iha. Lagi ko naririnig na malas daw ang asawa niya sa kanya dahil pumalpak siyang protektahan nito. Makikinig na po ako sa kanya, lo. Ayoko nang dagdagan yung sama ng loob niya. Kung sa pamamagitan ko, nako-comfort siya sa pangungulila niya sa mag-ina niya, hahayaan ko na lang siya. Tsaka ayoko rin naman pong mapahamak. Oo, tama yan. Kapag dito ka, ligtas ka. Sumunod ka na lang sa mga bilin niya. Ayoko mang umasa ngunit dahil sa nalaman ko, pumayag ako. Dalawang gabing magkasunod, tahimik ang lugar namin. Walang mga alulong ng mga aso. Pero sa ikatlong gabi, may naririnig na kami. Narinig ko noon ang pagkilos ni Buyong sa sala na parang lalabas na naman. Hindi lang ako umimik noon at mga ilang oras siyang nawala.
Bumalik siya, tila madaling araw na. At nagmumura ito. Oh, Buyong! Ano nangyari? May nadali siyang buntis. Buisit! Hindi ko siya nahuli. Masyado kasi siyang madulas eh. Buntis? Sino? Taga saan? Ewan ko. Hindi ko alam kung kaninong bahay yung nandun sa bandang dulo. Sa taas ng bahagi, yung nag-iisa doon. Kabuanan ng babae. Tiktik ang aso ang lo. Inabol ko siya. Alam ko nasugatan ko sa tagiliran. Kaya hanapin ko siya bukas na umaga. Iindahin niya pa yun, sigurado ko. Hinila ko lang ang isang una noon at niyakap. Kinilabutan ako sa mga naririnig. Lalo na't umiiyak si Buyong. Para bang sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi niya nailigtas ang buntis. Kinabukasan nga noon, lumantad ang balita tungkol sa pagkamatay ng babae. At kilala ko rin yon. Ikatatlong anak na niya yon. At ang dalawang naunang anak nito, mga maliliit pa. Ate Nerlyn, ayos ka lang ba dito? Nabalitaan ko kasi yung nangyari dun sa buntis na namatay. Ano kasi, wala kang kasama dito. Doon ka lang sa bahay matulog. Hindi, Rolly. Ayos lang ako dito. Ligtas naman ako palagi eh. Pero paano kung ikaw yung pagdidiskitahan ng mga aswang, ate? Pamangkin ko rin yung dinadala mo. Kahit na, ayos lang ako. Ligtas ako dito at sigurado yon. Hayaan mo na nga yan, Rolly. Mas ligtas siya dyan kinamang Bilo. Protektado yan ni Buyong, kaya huwag ka na mag-alala. Eh sa inyo may posibilidad pang puntahan niya ng kuya mo at baka kung ano pang gawin. Huminga lang ng malalim noon si Rolly at tumango ng mahina. Basta ate, kapag may kailangan ka, huwag ka mahiyang magsabi ha. Oo na, Rolly. Salamat, pero totoong ligtas ako dito. Pagkaalis ni Rolly, agad naman akong pinagtuunan ng pansin ni Aling Doray. Abay, mabuti pa ang kapatid ng asawa mo. May pakialam sa'yo. Pero ang asawa mo, abay, grabe. Ganito na nga ang nangyayari. Nibisitahin ka rito, hindi man lang magawa. Eh para saan pa po? Tsaka may inaalaga ang buntis din yun. Isa din yung babaeng yun, napakatanga. Nangagaw na nga lang ng lalaki, yung wala pang pera. Ay nako! Pero Nerlyn, hindi mo ba tinawagan yung mga magulang mo? Abay alam mo, mas ligtas ka kapag bumalik ka sa kanila. Ginawa ko na nga po, pero unattended po eh. Nagpalit po yata sila ng number. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang isinagot niya sa akin noon. At oo, sinubukan ko talaga silang tawagan gamit ang cellphone ni Buyong. Pero hindi ko sila makontakt. Kung sigurado lang talaga akong matatanggap lang ako ng mga magulang ko. Uuwi talaga ako. Pero hindi ko rin kasi alam ang mangyayari kung babalik ako. Paano kung palayasin ako ulit? Saan naman kaya ako pupunta? Habang nakatambay naman ako sa tindahan ni Aling Doray, nakita ko naman ang pagdaong ng bangka ni Buyong sa daungan. Matatanaw kasi yon sa kinaroroon na namin. Nagkataon naman noon na may lalaking dumaan sa tindahan at paika-ika ang lakad nito. Ano naman nangyari sa'yo, Dante? Tumingin lang ang lalaki sa tindahan at dire-diretso lang sa paglalakad. Pero para talaga itong may iniinda. Maya-maya, si Buyong naglalakad na papunta sa amin. At nang makita yung lalaki, dali-dali itong naglakad hanggang sa kumaripas na lang ito ng takbo. Anong nangyayari kay Mang Dante? Tsaka ano yun? May sakit ho siya? Abay, nagtataka nga din ako eh. Parang may sugat siya sa tagiliran niya. Abay, tingnan mo oh, nakayuko ng bahagya. Eh, Aling Doray, hindi naman sa pag-ano ah. Pero ano kasi, yung aswang na umatake sa buntis, yung namatay, nasugatan daw yun ni Buyong sa tagiliran. Abay, imposible namang si Dante yun. Kasi kung siya, edi dapat noon pa lang may biktima na siya. Taga rito yan eh. Sa bagay, oo nga no.
Pero bakit nung makita niya si Buyong, parang takot siya? Tingnan niyo po, oh. Abay, oo nga, no. Pero si Buyong marunong tumingin ng aswang at hindi ba? Hintayin nga natin ang lalaking yan at kausapin. Eh, paano kung hindi pala at saktan niya si Mang Dante? Ano ka ba naman? Hindi naman padalos-dalos yang si Buyong. Nangingilatis din yan. Maya-maya naman pagdating ni Buyong, bumili ito ng soft drinks at kinausap agad ni Aling Doray. Nang marinig nito ang impormasyon, walang ano-ano'y sumipsip lang ito ng soft drinks at ibinigay sa akin. Alam kong bawal yan sa'yo, pero minsan lang naman yan eh. Eh teka, saan ka pupunta? Susundan ko yun. Pero hindi pa naman kami sigurado. Naku naman, Aling Doray. Paano kung nagkamali pala tayo? Iba na yung takbo ni Buyong, oh. Yun na nga eh. Pero hindi naman siguro agad-agad mananakit yan. Pero nang lumingon si Mang Dante noon kay Buyong, agad itong tumakbo ulit na parang takot na takot. Dahil doon napanganganala lang ako. Pati si Aling Doray noon, napalabas sa kanyang tindahan. At pareho naming pinanood ang paghahabula ng dalawa. Pati ibang tao noon, nagsipuntahan sa tindahan at nanood sa mga nangyayari. Maya-maya pa, naabutan ni Buyong si Mang Dante at may kung anong sinubo dito ang lalaki. Kahit umaga noon, nasaksihan ng lahat ang pag-anyong halimaw ni Mang Dante. Naku po, Diyos ko! Eh siya nga! Ano yung sinubo niya kay Mang Dante? Abay, ewan ko! Pero palagay ko ang bagay na yun eh, parang pinipilit nitong magpalit ng anyo yung aswang kahit umaga. Ayan o, lumabas at umuusok ang katawan niya sa araw. Ay, Diyos ko po, paano naging aswang si Dante? Oh, ano nangyayari dyan? Bakit kayo nagtitipon-tipon dito? Nahuli na ba ni Buyong yung aswang? Naku po, Mang Bilo! Eh, hindi ka maniniwala. Si Dante ang aswang. Ayan o, may sinubo si Buyong sa kanya. Eh, ano ba yun? Nako, ako nito yan. Pinipilit niya ilabas yung pagkalimaw na isang aswang kahit umaga. Pero teka, paano naging si Dante yung aswang? Aba, hindi rin namin alam. Napansin ko noon ang paglapit ng mga tao sa gawing yon. Lalo na ang asawa ng babaeng buntis na namatay. Tumatakbo itong galit na galit at may dala pang pangtaga. Nag-aalipasan naman noon si Mang Dante habang sinisigawan ito ni Buyong. Diyos ko po! Bakit naman tinaga? Hindi ko napigilan ang bumulalas noon dahil kitang-kita ko kung paano tinaga ng asawa ng namatay na buntis si Mang Dante. Ilang ulit lang noon at walang kahit sinong tao ang umawat. Huwag mong panoorin yan, Nerlyn! Tumalikod ka! Napainom ako noon ng soft drinks na binigay ni Buyong. At nakailang lagok pa ako noon. Pero matindi ang epekto sa akin ang nakita ko. Dahil nahilo ako bigla at bumabaliktad pa ang sikmura ko. At sa hindi inaasahan, nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako noon, may nagpupunas ng basang tela sa braso ko. At nakita ko na si Aling Doray nga ang gumagawa sa akin noon. Anong nangyari, Aling Doray? Abay, ayun! Patay na ang aswang! Pero hindi si Buyong ang nakapatay, kundi yung asawa ng buntis! Si Buyong, nasaan? Nandun pa rin! Alam na niya ang nangyari sa'yo, kaya nga ang biling niya, huwag ka munang iwan! Pero Aling Doray, yung tindahan mo po. Eh, hayaan mo na yon at nandun naman ang anak ko. Maya-maya ay bumukas naman ang pintuan ng kwarto at pumasok si Lolo Bilo. May dala itong tasa na nakapatong sa platito at parang umuusok pa. Narinig ko kasing gising ka na, Nerlyn. Kaya agad akong kumuha nitong ginawa kong inuming gamot. Eh, kaya mo bang bumangon? Oo, Polo. Nawalan lang po ako ng malay kanina.
Oh, halika na. Uminom ka nito. Inalalaya naman ako agad ni Aling Doray noon na makabangon. At saka ibinigay sa akin ni Lolo Bilo ang ginawa niyang halamang gamot. Hindi ko alam kung anong klaseng halamang gamot yon. Pero may tiwala ako sa kanya dahil sa manggagamot din siya. Dahan-dahan kong ininom yon. Hindi yun mapait kaya naubos ko agad. Binalik ko sa kanya ang tasa at saka ako nahiga ulit. Medyo nasobrahan ka ng stress, Nerlyn. Magpa-check up ka kaya sa sentro. Kailan ba yung sunod mong dalaw doon? Oo nga po pala, sa Martes na po pala yun. Martes po kasi ang schedule ng pambuntis sa sentro eh. Ah, dalawang araw na lang pala. Eh mabuti naman. O siya, uuwi na ako ha. Totally okay ka na naman. Maraming salamat po, Aling Doray ha. Ano ka ba naman? Wala yun. Eh sige na, mauuna na ako. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko pagkalabas niya. Naiwan si Lolo Bilo sa loob at natawa naman siyang napailing. Alam niyo, Lo, minsan nagtataka na ako. Bakit kaya naging mabait sa akin si Aling Doray? Nasupalpal lang kasi yan ni Buyong. Kaya naghuhugas kamay. Pero hayaan mo na. Ang importante, mabait na siya sa'yo. Eh, kung sa bagay nga po. Pagsapit ng hapon, tila natapos na ang problema kay Mang Dante. Nakaganti na ang pamilya ng namatayan. Pero kahit wala na ang aswang, mahirap talagang ibalik ang buhay ng pinatay. Dahil naman sa pangyayaring yon, labis naman yung dinamdam ni Buyong. Uminom ito sa bahay habang umiiyak at dinadamayan lang ng lolo. Kakainis! Pumalpak na naman ako, Lo. Hanggang kailan ba ako papalpak? Anong palpak? Hindi ka palpak, apo. Napatay mo ang aswang at nalaman pa yun ng mga tao. Pero siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon pulido ang kalaw mo. Hindi maiiwasan na merong mamamatay basta sa mga aswang. Kaya ka nga kumikilos kasi alam mo may nabibiktima. Iyon na nga, Lo, eh. Pero kumikilos ako kasi alam kong may nabibiktima, Lo. Pero ang laging nangyayari, may nabiktima na. Lagi akong huli. Naulit lang palagi. Naaalala ko lang lagi si Rain. Nasasaktan ako. Harap-harap ang kinain ng kubot yung anak ko. Pero wala akong nagawa, Lo. Umiyak lang ako at sumigaw, yun lang. Eh ano? Susuko ka ba? Hindi ba't hindi? Hindi ka susuko, Buyong, hanggat hindi mo nahuhuli yun. Eh paano kung wala na siya dito, Lo? Paano kung maling lugar tong napuntahan ko? Kahit kailan, hindi nagkakamali ang panaginip ko, apo. Nandito siya. Alam ko malakas ang kutob ko. Kakausapin ko ang kapitan dito. Iipunin natin lahat ng dayo. Siguro ganun na lang. Alas 9 ng gabi, nag-iinom pa rin si Buyong noon. Lumabas na ako sa kwarto noon at pinanood siya. May ilang bote na rin ng alak ang nasa harapan niya at umiiyak pa rin ito. Umiiyak ito na iniikot ang singsing sa mga daliri niya. Ibig sabihin, kasado na siya. At ang masaklap pa, nawalan agad siya ng pamilya. Buyong, ayaw mo bang magpahinga? Dahil kinausap ko siya ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Lumapit naman ako at umupo sa tabi niya. Sobrang lasing na siya. Tapos sobrang namumugto na ang mga mata niya. Pero ang titig niya sa akin noon, kakaiba. Pinagmamasdan ko pa noon ang luhang dumadaloy sa mga mata niya. Rain, buhay ka? Ha? Hindi ako si Rain. Natigilan ako noon nang yakapin niya ako. Mahigpit na yakap yon na talagang ikinagulat ko. Umiyak siya ng todo habang binabanggit ang pangalan ng asawa niya. Labis ko pang ikinabahala noon dahil ang kamay niya hinahawakan ng tiyan ko.
Buti buhay pa kayo. Hindi kayo nasaktan. Hindi totoo yung wala na kayo, di ba? Nananaginip lang ako nun. Nandito kayo. Nandito kayo ng baby ko. Hindi ko na malaya noon tumulo din pala ang luha ko. Pasimple ko lang siyang tinapik sa balikat para patahanin. Hinayaan ko siya kung hawak niya ang tiyan ko. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko noon. Nakaramdam ako ng inggit sa asawa niya kasi ganun siyang klaseng asawa. Mapagmahal at mabuting ama. Ganon ang lalaking hiling ko noon na ang buong akala ko kay Lindon ko makukuha. Pero parang si Buyong pa ang nakagawa kahit hindi siya ang ama. Ah, Nerlyn, ayos ka lang ba dyan? Oo, Polo. Tulog na po ata siya. Napagkamalan niya po pala akong asawa niya. Ay, nako. Pasensya ka na, ha? Namimiss niya lang yung pamilya niya. Hindi niya pa nakita yung anak niyang nasilayan ng mundo. Pero kinuha na kaagad. Akin na, tutulungan na kita sa kanya. Dahan-dahan naman naming inihiga noon si Buyong sa couch. Sobrang tulog na talaga siya ng mga oras na yon. Ay nakulo, pati tuloy ako naiyak. Nakakadala naman kasi. Ang saklap din naman kasi nung tadhana. Eh kasi ganun talaga ang buhay. Ay teka, ano yon? Pareho kaming napatingala sa kisame noon. Dahil may naririnig kaming pagaspas ng pakpak na nasa itaas. Ano yan, Lu? Aswang layog yan! Kung hindi manananggal, mandurugo o di kayo hubot! Ano po? Eh, Lu, bakit parang pinamahaya naman ng aswang tong lugar natin? Naaalala mo ba si Dante? May bisitan tayo siya, di ba? Eh, hindi ko po alam, Lulu, eh. Palagay ko, naianggaw si Dante ng biyena niya, kaya siya naging tik-tik. At kung ganito man may iba't ibang uri na aswang ang maaligid sa atin, ibig sabihin, mga taga dito lang ang mga yan at naianggaw lang. At yung mga bagong yanggaw yung mas agresibo. Ano pong gagawin natin, Lu? Lasing po si Buyong. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala. Basta dito ka lang. Huwag kang umalis sa tabi niya. Dahil tulog si Buyong, doon mas tumindi ang takot ko. Naalala ko ang buntis na namatay. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin sa gabing yon. Basta ang takot ko noon, halos walang paglagyan. Pero ang matanda noon, kumuha ng walis at binaliktad ito sa may pintuan. Naggalat ito ng asin sa buong bahay at ganun din ang bawang. Pagkatapos noon, umupo siya sa couch sa harap ko. May dala siyang goma at lata. Sa lata, inilagay niya doon ang goma na sinindihan niya. Maliit na piraso lang yon ng gulong ng motor. Pero nang masindihan ito, lumakas ang angil sa ibabaw. Hindi yan magtatagal. Basta malanghap niya lang yung goma. Aalis na yan maya-maya. Paano kung pumunta siya sa ibang bahay, Lo? Doon sa may mga buntis din. Yun lang ang problema ng baryo ngayon. Dahil tulog si Buyong, malayan ng bibiktima ang mga aswang. Diyos ko naman po, Lo. Ang hirap naman ng trabaho niya. Paano kung may mabiktima at sisihin na naman niya yung sarili niya bukas? Alam naman natin ang dahilan kung bakit siya uminom eh. Bahala na. Ang importante dito, nasa loob tayo ng bahay at walang masasaktan. Kung kaya ko lang silang labanan ng ako lang tulad ng ginagawa ni Buyong, gagawin ko. Pero sa tanda kong ito, hindi ko alam kung kaya ko pa. At isa pa, hindi ko alam kung dapat ko bang iwan kayo dito. Baka umatake yung aswang dito at tulog siya. Ano naman gagawin mo, di ba? Umalis nga ang aswang noon. Pareho kaming napabuntong hininga pero nag-aalala din. Sumapit ang umaga. Hindi ko na malaya na nakatulog akong nakasandal sa couch. Nagising lang ako dahil may gumising sa akin. Nerlyn? Nerlyn, gising! Ano bang nangyari? Ano nga nangyari? Bakit dito kanina natulog ni Lolo? Ang daming asin din sa sahig.
Sino ba naglagay nito? Aha. Teka, dito pala ako nakatulog. Pasensya na hindi na pala ako nakalipat. Ano ba kasi nangyari? Pasensya na, nasobrahan ako sa alak. Ano, may umatake ba kagabi? Nagparamdam lang naman. Umalis agad nung sinindihan ni Lolo Bilu yung goma. Buisit talaga. Bakit ba kasi ako uminom eh? Hindi pa siya nakapagpalit ng damit noon. Lumabas na siya. Kahit pagmumumog nga hindi niya ginawa. Huli na nang magising si Lolo Bilo at nakalabas na si Boyong noon. Ako naman, tumayo na lang din at ramdam ko pa ang pananakit ng katawan. Umuwi ako sa bahay ko noon at naglinis ng bunganga. Saka ako lumabas nang makarinig ng ingay. Diyos ko po, Boyong! Anong gagawin ko? Ang bunso ko nawawala! Boyong, tulong! Nawawala yung girlfriend ko. Pagising ko, wala na siya sa tabi ko eh. Boyong! Pre! Tulong! Nawawala si Freya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Nerlyn, nandyan ba? Ligtas siya, di ba? Bukod sa mga boses na yon, marami pang lumapit para magreklamo. May isa pa nga doon na nagreklamo na nawawala raw ang nanay niya at ang anak. Ang iba naman ang mga sinasabi na nawawala ay ang mga dayo. Hawak ko lang ang tiyan ko noon na nakatingin kay Boyong, na hawak ang ulo niya. At sa sobrang ingay ng mga ito, sumigaw ito ng malakas. Sandali! Nahihilo na ako kakabuyong nyo! Paano ba nawawala yung mga kasama niyo sa bahay? Eh nasa loob kayo ng bahay, hindi ba? Hindi niyo ba sinunod yung mga bilin ko? Binaligtad naman namin ang walis! Pero pag-gising ko, nakatumba na! Hindi ko alam na kailangan pala ibaligtad yung walis. Hindi ko yun nagawa. Ganun pala ang dapat gawin? Nasaan ka ba kagabi ha? Bakit nagsilabasan itong mga aswang? Ba, makapagsalita ito ha? Ano kang alam mo sa akin? Guardia nitong baryo? Kailangan ba gabi-gabi magpupuyat ako para sa inyo tapos mahimbing kayo natutulog? Bakit hindi niyo ako tulungan? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan para labanan yung mga pesting nila lang na yun? Tandaan nyo, sa harapan nyo dagat, isa na yan sa pwedeng makapatay doon. Tulungan nyo ako. Huwag puro kayo buyong ng buyong. Natahimik ang lahat at kitang-kita sa aura niya noon ang sobrang stress. Marami na ang nawawala. At ang ilan pa sa mga ito, mga bata, at ang iba ay buntis. Pati na rin si Freya nasama. Nagtama pa ang mga mata namin ni Lindon. Namumula ito sa sobrang pag-aalala. Naintindihan ko naman siya, pero medyo nakakasama lang ng loob dahil ang pag-aalala niya, hindi para sa akin. Kung sa bagay, ako kasi, kitang-kita ng lahat na ligtas. Dalayin niyo sa akin yung mga gamit ng mga taong nawawala. Yung madalas ginagamit. Mas maigi ang damit na hindi pa nalalabahan. Nagsikilos naman ang mga tao. Isang oras ang nakalipas. Nagsidatingan ang mga ito. At kanya-kanyang bigay ng gamit sa matanda. Sa likod banda ng bahay, lalakarin lang ng konti ay mayroong puno ng balete. Isang planggana ang inihanda nila. Inilagay sa puno ng balete ang mga gamit ng mga taong nawawala. Nakapalibot din ang mga kandila noon mula sa puno hanggang kay Lolo Bilo. Bale siya ay nasa loob ng mga nakasinding kandilang yon. At pagkatapos, may nilagay siyang puting powder at mga dahon-dahon roon sa planggana ng tubig. At saka humawak ng isang kandila. Ganon din ang mga taong nagreklamong nawala ng miyembro ng pamilya sa loob ng nakapalibot na mga kandila. Umusal ng pakikiusap si Lolo Bilo sa mga nilalang na hindi nakikita. Mahabang pag-usal yon habang pumapatak ang mga kandila sa loob ng planggana. Maya-maya ay huminto sila, saka pinagmasda ng hulma nito. Ano, Lo? Nasaan sila? Kagubatan!
Kagubatan at kuweba yung nakikita ko. Kuweba? Alam ko kung saan yun. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Umalis sila noon. Kami lang ni Lolo Bilo ang naiwan at ang ilan sa mga taong hindi nawalan. Mga nakikiusyoso lang. Dumaan ang tanghalian noon. Hindi pa nakabalik ang mga ito. Naghintay lang kami ni Lolo Bilo sa tindahan. Hanggang sumapit ang alas 5 ng hapon. Nakabalik na rin naman ang lahat. Ang ilan sa mga ito, walang nakuha. At ayon pa sa kanila, kinain na raw. May akay-akay rin silang mga nilalang na umuusok ang bibig. Sila ang mga sinasabing dayo na nawawala. Tatlo sa kanila ang nasa ganong sitwasyon. Isa na doon ang matandang lagi akong pinapansin. Kayo nang bahala sa kanila. Ilublubyo sila sa tubig alat. Nakaan yung aswang sila kaya tatalab yan. Agad na pinaghihila ng mga tao ang aswang na yon. Nagpupumiglas pa ang iba. At ang matanda nga noon, nakawala kahit nahirap na hirap na. Hinabol naman ito ni Buyong at nahuli din agad. Sigurado ka ba na papatayin mo ako ngayon, ha Buyong? May rason pa ba para buhayin ka? Wala na, di ba? Alam ko kung sino ang pumatay sa mag-ina mo. Sigurado ka ba na papatayin mo na agad ako? Ako ang may desisyon, kaya magsalita ka. Sinong pumatay sa mag-ina ko? Ang naiiba sa lahat, ang mas makapangyarihan, mas marunong magtago at mapanglinlang. Kaya nga kahit lolo mo hindi matukoy kung sino siya, hindi ba? Dahil kakaiba ang kakayahan niya. Sino nga? Sabihin mo ang pangalan niya. Kung anong wangis na ginagamit niya sa pagpapanggap. Pakawalan mo muna ako. Kung ganun, kaya ko rin siyang hanapin na wala ang tulong mo. Itataas na sana ni Buyong ang punyal na hawak niya. Pero tumaas din ang kamay ng matanda. Sandali, huwag muna. Sige, magsasalita na ako. Isa siyang kubot. Alam ko yun. Pero isa rin siyang mandurugo. Isang babaeng kubot na mandurugo. Kaya nga siya wangis na pinagsamang uri ng mga yon. Malakas siya, Buyong. Kaya mag-ingat ka na. Anong pangalan niya? Iba-iba. Dahil iba-iba ang wangis na ginagaya niya. Aba, malay natin. Ang buntis na kasama mo, siya pala yan. Namilog ang mga mata ko nang tumingin ang lahat ng tao sa akin. Anong pinagsasabi mo? Kilala ko yung tinutukoy mong buntis. Baka nakakalimutan mong kaya kong patunayan yun, aswang. Halika dito, Nerlin. Aha? Inalalayan lang ako ni Lolo Bilo noon at inilapit kay Buyong. Walang ano-ano rin ay may ipinasok siya sa bibig ko na bagay. Hindi ko alam kung ano. Dahil nang pumasok ito sa bibig ko, wala naman akong nalasahan. Iniluwa ko lang yon at napangiwi. Nakita mo? Wala naman nangyari, di ba? Dahil tao siya! Wala tayong mapapala dyan! Patayin na lang natin yan! Walang paalam na sinaksak ito ni Rolly mismo sa noo. Napasinghap na lang ako sa pagbaon ng kutsilyo nito sa noo at napapikit. Tatlong aswang ang napatay noong mga panahong yon. Pero hindi lahat ng kinuha nila. Nabawi. Dahil isa ang girlfriend ni Rolly sa hindi nakabalik. Pre, pasensya ka na sa asal ko minsan, ha? Pero marami salamat. Tinulungan mo kami mabawi si Freya. At salamat din sa pagprotekta kay Nerlin. Tumaas ang kilay ko noon sa sinabi ni Lindon. Si Buyong naman ang sumagot. Ganun ba? Baka gusto mo pa mambuntis ng isa pa tapos ipaalaga mo sa akin. Pre naman, hindi naman kita inutosan na ampunin mo yan si Nerlin eh. Alangan naman pabayaan ko. Nag-iisip ka ba?
Napakamot na lang ng ulo si Lindo noon. Pagtalikod ng lalaki, sinabihan ko naman siya. Bakit mo naman sinabihan yun na mambuntis pa ng iba? Mamaya tutuhanin niya yun eh. Aba, ang kapal naman ng mukha niya kung ibibigay niya pa sa akin yung isa. Tapos siya yung lalandi. Baka gusto niya maputulan. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Pero siya seryoso lang na tumalikod. Sumunod na lang ako noon na pumasok sa bahay. At pagsapit ng gabi, ako na ang umasikaso ng hapunan namin. Parang magaan sa pakiramdam ang gabing yon, sa isiping halos na ubos na ang aswang. Bandang alas 10 naman ang gabi. Sobrang himbing ng tulog ko noon. Pero naalimpungatan ako nang may bumulabog sa bubungan ang bahay ni Lolo Bilo. Oo, dun pa rin ako natulog para siguradong ligtas. Pero parang hindi na. Dahil paggising ko, nakita kong may nakalugay na dila sa ibabaw ko. Tumili ako ng malakas noon habang tinatawag ang pangalan ni Buyong. Buyong! May aswang! Buyong, tulong! Ilang beses pa akong sumigaw at ang laway ng dila noon nagtutulo na sa kumot ko. Sobrang hirap talaga akong gumalaw noon. Mabuti na lang, bumukas ang pintuan. Dali-dali ring pumaibabaw ang dila. Pero tinapyas pa rin ito ni Buyong ng hawak niyang parang espada. Nahulog ito sa may paanan ko at parang ahas pa itong nag-aalipasa sa paggalaw. Nerlin! Bangon na! Doon lang ako nakakilos at nakabangon. Pumasok din si Lolo Bilu noon sa kwarto at si Buyong naman ay tumakbo sa labas. Pero ang yero sa kusina talagang binabaklas. Doon naman nakita namin ang mga buhok roon na parang nagkakaroon ng buhay. Pumapasok pa sa bawat sulok ng bahay. Ito, lighter! Hawakan mo to, Nerlin. Kapag pinulupotan ka ng buhok niya, sindihan mo! Lolo, natatakot po ako. Kaya ko ba to? Sa isang iglap lang bumukas ang pintuan sa kusina at may mga pumasok na mga buhok. Doon pumulupot siya sa katawan ko at napipitpit ako nito. Hinila ako nito palabas at sa isang iglap lang, hindi na yon naagapan ni Lolo Bilo. Buyong! Apo! Si Nerlin kinuha! Sigaw ako ng sigaw noon nang dalhin ako nito sa bubungan ng bahay. Hindi sa bahay ni Lolo Bilo, kundi sa bubungan ng bahay ni Aling Doray. Buyong! Tulungan mo ako! Nerlin! Walang yakang kubot ka! Ibaba mo siya! Ang kubot na yon, nagkaroon ng pakpak. Nawindang pa ako dahil lalo akong inililipad nito pataas. May hawak nga akong lighter, pero natatakot akong sindihan siya. Kasi nga kapag ginagawa ko yon, mahuhulog ako at mapapahamak ang anak ko. Sige, Buyong! Habol! Habol! Maglaro ulit tayo gaya ng dati! Huwag mo siyang idamay! Laban natin to, aswang! Ibaba mo siya! O sige, bibitawan ko siya. Saluhin mo, ha? Wag! Maawa ka sa anak ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Nakikita ko naman ang mga taong nagsilabasan sa mga bahay-bahay. Nagsisisigaw na kasi si Lolo Bilo ng tulong. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako nakakaramdam ng pag-asa dahil nga nasa ibabaw ako. Patawarin mo ako, Nerlin! Hindi kita naprotektahan! Ibaba mo siya! Gagawin ko ang gusto mo! Ikaw? Gagawin mo ang gusto ko? Paano kung gusto kong magpakamatay ka sa harap ng mga taong nagtitiwala sa'yo? Gagawin mo? Iyon ba ang gusto mo? Sige! Ibaba mo lang siya! Ibababa ko siya kung patay ka na. Meron akong isang salita, Buyong. Kaya huwag kang mag-alala. Makakaligtas ang buntis na to, sumunod ka lang sa gusto ko. Ano? Gagawin mo ba? Isa! Dalawa! Huwag, Buyong! Huwag! Huwag mong isakripisyo ang buhay mo para sa akin! Dati na ako nagkamali, Nerlin.
Gagawin ko naman yung tama ngayon! Hindi! Mali yan! Huwag kang sumunod sa kanya! Magtiwala ka sa akin, nakikiusap ako! Huwag! Tandaan mo, hindi mo lang laban to! Laban natin tong lahat, hindi ba? Hindi ba, Buyong? Sumagot ang mga taong nagsidatinga na oo, laban namin yung lahat. Umiiyak ako noon dahil sobrang delikado ang naisip kong gawin sa pagkakataong yon. Nagpapasalamat ako dahil nakilala kita, Buyong. Naramdaman kong maalagaan ang isang lalaki habang buntis ako. Pakiramdam ko nagkaroon ng totoong ama yung anak ko. Nakita ko lahat ng sakripisyo mo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Kaya, Buyong, hindi lang ikaw ang lalaban dito. Maaring oo, mahina lang ako. Iyakin at masela na buntis. Pero nagkamali ang aswang na to na minaliit ako. At may tiwala ako sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Buyong! Ano? Anong gagawin mo? Nerlin! Wag! Pikit mata kong sinindihan ng lighter na hawak ko noon. Ramdam ko ang pagtulo ng luha ko na sinabayan ng pagliyap ng apoy sa buhok na nakapulupot sa akin. Binalot ako ng sobrang init. Pero sandali lang yon dahil bumulusok na ako pailalim. Binitawan ako ng kubot. Darlene! Mabilis siyang kumilos noon para saluhin ako. Pero dahil may kataasan ang pinanggalingan ko, halos naalog ang tiyan ko sa aking pagbagsak. Nasalunga niya ako, pero pakiramdam ko, lumalabas na ang ulo ng anak ko sa pagkababae ko. Halos mabiyak noon ang balakang ko sa sobrang paghilab. Sumigaw ako ng malakas noon, kasabay noon ang mga putok ng barel sa nagliliyab na mandurugong kubot. Lumayo nga ang lipad niya, pero papunta ito sa dagat at doon na siya bumulusok paibaba. Nerlin! Nasalo kita! Aayos ka lang ba? Sa masakit! Buyong, makanganak niya ata ako. Tulungan mo ako! Ano? Teka! Sabi! Huwag muna! Buisit! Anong gagawin ko? Alisin mo lahat ng pangibaba ko, Buyong. Wala nang oras. Nandiyan na siya. Lalabas na siya, Buyong. Peste! Oo! Sige na! Eto na! Halos lahat natataranta noon dahil sa sitwasyon ko. Inalis ni Buyong ang lahat ng pangibaba ko. Bahala na kung maraming nakakita. Nang lumabas ang anak ko, sa mga kamay niya ito umiyak. Hindi lang ako ang umiyak noon. Hindi lang si Buyong kundi pati mga taong nakakita sa amin. Premature po ang anak ko. Pero sa awa ng Diyos, malusog naman siya. Lumaban din siya noon, hindi lang ako. Maraming tanong noon kung bakit ako nanganak nang wala sa lugar. Hindi rin naman kami nagsinungaling sa pagpapaliwanag. At tungkol naman sa may-ari ng dila na naputol ni Buyong noon, hindi na ako nakasama sa pagkasaksi noon at ikinuwento na lang sa akin ni Buyong. Pero oo, kay Rolly yun. Yang gawden ang nangyayari sa kanya at girlfriend niyang nagbabalat kayong magandang babae ang nakayanggaw sa kanya. Yon ang kubot na nakapatay sa mag-ina ni Buyong. Ang muntik na ring makapatay sa akin. Sa ospital naman, nagising ako noon na nakarinig ng boses ng dalawang lalaki. Gusto ko, pangalan ko yung dadalay niya. May reklamo ka ba? Kahit hindi mo anak? Oo. Ako naman yung naging ama nito nung naghihirap yung ina. Ako yung gumawa ng obligasyon mo. Tagapunla ka lang. Yun ba talaga ang gusto mo? Sigurado namang hindi niya ako tatanggapin pa. Baka masaktan ko pa ang loob niya kapag pinagpilitan ko yung pagiging ama ko sa bata at mapalayo siya sa'yo. Halata naman na nagustuhan ka ng asawa ko. Wala na rin akong mukha na iharap sa kanya. Pagtanggap ba yan sa kasalanan mo o pagtaka sa responsibilidad? Ang gulo mo. Ano ba talagang gusto mo? Maging tatay niyan o hindi? Ako na. Sige na, umalis ka na. Alagaan mo na lang isa mo doon.
At huwag mong igaya dito sa isang iniwan mo kasi sawa ka na. Dinig ko noon ang pag-alis ni Lindon. Dumilat ang mga mata ko sa baytulo ng luha. Ibang klase talaga siya. Naging madali lang ang usapan nila ni Buyong dahil basta na lang niya ako ibinigay. At oo, kahit masyadong mabilis, si Buyong ang naging tatay ng anak ko. Hindi ko na rin yun ipinagdamot sa kanya. Dahil nga alam ko ang dahilan niya kung bakit gusto niyang maging ama ng anak ko kahit hindi niya naman ito kadugo. Totoo ngang minahal ni Buyong ang panganay ko kahit na nagkaroon pa kami ng sarili naming anak. Lalaki ang panganay ko, babae naman ang pangalawa. Si Buyong rin ang nagbigay ng respeto sa akin noon bilang babae. Higit pa doon pagkalipas ng 3 taon, iniharap niya ako sa altar. Kayanggaw, nga pala, bago kayo umalis, meron tayo ulit upload sa ating 3rd channel. At click nyo lang tong link para makapunta kayo sa channel ni Soledad. Thank you!